Ito ang topic natin ngayon, ang mga signs na may kalaguyo ang inyong partner. So, ganun talaga. Sa panahon ngayon, marami nang gumagawa ng ganyan, mga pagtataksil sa relasyon, mag-partner, mag-asawa, basta lahat, may mga ganyan na pangyayari at marami na yan, lalo na sa panahon ngayon, kung saan napakadali nang gumawa ng pagtataksil dahil sa technology at sa mga ways of communication sa panahon ngayon ay mabilis at very convenient yung mga ways of communication ngayon. So, ayan, kung may nakita kang mga signs na yan, alam mo na meron na siyang kalaguyo ang partner mo. So, without further ado, let's go straight at alamin natin ang mga signs na yan. Hello guys, so ito ang mga signs na may kalaguyo ang partner nyo. So without further ado, let's go to number one. Number one, ito yung sign. Yung lagi siyang may bukang bibig o binabanggit na kaibigan o katrabaho na lagi-lagi niyang bukang bibig sa araw-araw na nag-uusap kayo. Sinasabi niya na meron siyang ganito, may mga kwento siya na kasama niya, kung kumakain sila sa labas, kung namamasyal, o kung saan-saan sila pumupunta. Pero ang catch nun, wala siyang sinasabing pangalan, wala siyang specific details kung sino ang tao na yan. Wala. Kumbaga, parang general yung mga sinasabi niya. Wala siyang specific details. Pangalan, kung anong lalaki ba siya o babae, kung anong trabaho niya, kung ano ang pwesto niya, kung ano ang position niya, wala. So, ganon ang mga sinasabi niya. Pero, yan ang dahilan niya. Pero, ang tao na yan ay yun ang kanyang kalaguyo. Kumbaga, gumagawa lang siya ng kwento-kwento para pag sa mga panahon o oras na wala siya o hindi siya agad nakaka-uwi, yun ang kasama niya. At ang dahilan niya, ayun, mga kaibigan niya, yung bagong kaibigan niya, yung bagong katrabaho niya. Ganun po yun. So, yun ang sign number one. Number two, meron na kayong emotional distance. Ibig sabihin, medyo ano na, wala na kayong ano sa isa't isa. Parang wala na kayong lambing, o wala na kayong communication, wala na kayong intimacy sa isa't isa. Kumbaga, ang cold-cold nyo na, di ba? Dati-dati, di ba? Nung bago-bago kayo, talagang, ano, parang ang sweet-sweet nyo lagi, ang naglalambingan kayo, nagkukwentuhan kayo, lahat ng ano, nag-uusap kayo. Ngayon, ay naglaho na lahat yung mga ginagawa nyo dati. So, ayun, ang mga signs na meron siyang ibang kalaguyo. Number three ay ang pagbabago ng kanyang itsura o sobrang pagbibigay effort sa kanyang itsura. Ito yung magugulat ka na lang kasi dati-rati, hindi naman siya ganun kung pumorma or mag-ayos ng kanyang itsura. Basta malinis or maayos ang pananamit, okay lang yun. Ngayon, sobra-sobra na siyang ano, nagiging vain sa kanyang itsura, sa kanyang pananamit, sa kanyang mukha, sa gupit, at lahat na, talagang lahat ng effort ay ginagawa niya para magbukha siyang mas lalong maganda at mas lalong pogi. Parang ganun ang ginagawa niya ngayon. So, nakakagulat. Kasi dati hindi naman siya ganon. So, yan ay isang sign na ang partner mo ay may kalaguyo. Number four. Ito. Lagi siyang wala. Lagi siyang wala. Kumbaga, bigla na siyang nawawala o hindi siya nagpapaalam, tapos aalis siya o kaya hindi siya agad-agad umuwi. Tapos, pag tinatawagan mo, hindi mo siya mahagilap. Kumbaga, out of coverage or minsan baka pinapatay ang cellphone. Ganon, para hindi mo siya matawagan or ma-message. Ganun po. Bigla siyang nawawala. Nawawala sa radar mo. Ganun. Yan. Yan ang isang sign na meron siyang kalaguyo. Yung mga panahon na hindi mo siya makagilap, ang kasama niya ay ang kanyang kalaguyo. Number five. Eto. Inaakusahan ka ng pagtataksil. O, di ba? Binabaliktad ka na ngayon. Mukhang ganun talaga pag ang taong may gawain ay nagiging defensive. Kumbaga, defense mechanism na nila, babaliktarin nila. Sa halip na silang may gumagawa ng kalokohan, babaliktarin nila ang kwento. At ikaw pa ang aakusahan ngayon na nagtataksil. Kadalasan, yung mga nag-aakusa, yan ang mga may ginagawang kalokohan. Ganyan. Kasi, ganyan ang ano eh, parang defense mechanism ng mga taong may ginagawang kalokohan. O, yung ginagawa nila, yun din ang iaakusa nila doon sa taong ano, yung partner nila, ganun po yun. So, ayan. Nag-aakusa ng pagtataksil. Number 6.
ito, nagkakaroon ng malalaking withdrawals o cash withdrawals. Sa ibig sabihin sa finance ito, maaaring sa kanyang banko o sa baka mayroon kayong ano account na dalawa. Magugulat ka bakit may mga napakalaking ano withdrawals o nagbabawas yung mga savings nyo, kung ano man yan, magugulat ka. Wala kang kaalam-alam na mayroong mga nangyayaring mga ganyan sa inyong ano, mayroong siguro savings yan sa banko, ganun. Ayan, isang sign yan na mayroon siyang kalaguyo. Siyempre, gumagastos siya. Gumagastos siya sa kanyang kalaguyo, kaya kailangan niya ng pera. Ganun po yun. Number 7. Ito, yung tinatanong ka lagi kung saan ang punta mo, kung anong oras ka uuwi, kung saan ang mga lakad mo, yan. Tinatanong-tanong ka lagi kung saan yung whereabouts mo. Gusto niyang malaman yan. Siyempre, sa mga pagkakataon na yan, nawala ka, ay kasama niya ang kanyang kalaguyo. O, di ba? Kailangan alam niya yung schedule mo, yung oras. Kung ilang oras kang mawawala, kung ilang araw man yan, basta dapat alam niya kung ano yung oras na wala ka sa bahay o sa hindi ka uuwi, kung ano man yon, para meron siyang time o panahon sa kanyang kalaguyo. Number 8. Ito, yung igagaslight ka kung tatanungin mo kung siya ay may ginagawang kalokohan. O kaya kung sasabihin mo kung may ginagawa siyang pagtataksil, igagaslight ka. Ano ba yung gaslight? Yung gaslight, ito yung parang ano, marami napakalawak kasi ng ibig sabihin niyan. Pero sa pagkakataon na to, babalik na rin ka. O kaya gagawa siya ng kwento o sasabihin niya, ikaw ay napaka-insecure mo, yung utak mo puro hinala, mga ganon. Gumagawa siya ng mga ganyang mga akusasyon para yung akusasyon mo sa kanya ay mababaliwala at sa halip, parang ikaw na ang lumalabas na masama. Diba? Sasabihin niya, paranoid ka, wala ka na, yung utak mo, puro ano na, ano, wala kang kumpiyansa sa sarili mo, kaya kung ano-ano pumapasok sa utak mo. Diba? Mga ganon, mga style ng gaslighting. So ayan, sa halip na siya yung may ginagawang siya yung masama, tuloy, nababaliktad, parang ikaw ang pinapalabas na masama. Ganon po yun, igagaslight ka. Number 9, pagbabago sa amoy. So ito, sa amoy na naman, siyempre, pag ang tao may kinakatagpong ibang tao sa labas o may kalaguyo, na ano yan, nababago yung amoy. Kung ano man yung amoy na amoy niya nung lumabas siya, maaring may naidadagdag o may nababawasan, ganun. Kumbaga, kung sino yung kasama niya, minsan dumidikit yung amoy ng isang tao sa kanyang katawan. O kaya kung gumagawa na sila ng kababalaghan, eh siyempre talagang nagbabago na yung amoy niyan. Lalo na kung hindi sila naligo pagkatapos ng kababalaghan na yan. O, diba? So, yung amoy, talagang malalaman mo na may ginagawang kababalaghan o may kalaguyo ang partner mo sa pamamagitan ng kanyang amoy. Number 10. Ito, yung lagi siyang busy. Yung napakarami niyang ginagawa. Diba? Yung gumagawa siya ng paraan para wala siya sa bahay, para hindi ka kasama. Kumbaga, lagi siyang busy. Gumagawa ng mga kung ano-anong ano, dahilan. Parang akala mo, napakasipag niya. O, gumagawa siya, sasabihin niya, dumaan ako sa ano, nagbayad ako ng bills. O ganun, no? Kaya may pinapagawa si boss na gawin ko daw ng overtime. Mga ganun, no? Kaya mag-grocery muna ako, pero ilang oras siyang nawawala. Mga ganun mga dahilan. Diba? Kumbaga, eh, nagpapakabisi siya kunwari. Pero sa mga oras na wala siya, o pinagkakabisihan niya ay ang kanyang kalaguyo. Ganun po yun. Number 11. Ito, yung pag-ayaw ka na niyang katabi. Siyempre, ganun yata pag ang partner mo ay meron na siyang iba sa labas, talagang wala na siyang gana sa'yo. Kahit sa usapin ng ganyan na pagtatabi sa higaan, wala na siyang amor o wala na siyang ano, naiwan na pagnanasa o kasabikan na makatabi ka. So, yun. Kasi, kumbaga, ubos na yung kanyang ano sa labas. Ayaw na niyang ano, pag sa halip ay parang yun, wala na siyang gana sa'yo. Kaya ayaw ka na niyang tabihan. Number 12. Ito. Madali siyang mainis. Madali siyang magalit. Konting-konting ano lang. Konting kahit sabihin natin hindi siya pagkakamali. Pero nagbibwisit siya o nagagalit siya. Alam mo ba yung konting kibot lang, galit agad ang isasalubong. Hindi mo malaman kung bakit siya nagagalit. Parang wala siyang, parang hindi mo maintindihan kung ano yung kinagagalit niya. Ganun. Diba? So yan, mga parang ano yan eh. Parang style yan ng mga may ginagawang kababalaghan. Galit-galitan. O, diba? Para lang siguro hindi ka magtanong o hindi mo na siya kausapin
ayun, gagalit-galitan siya. Galit lagi, galit sa mundo. Yun ang ipinapakita niyang trato sa iyo. Number 13. Ito naman, kabaliktaran naman. Kabaliktaran naman ito. Yung hindi siya nagagalit. Ah, di ba? Parang kakaiba to. Maaring hindi siya nagagalit kasi wala na siyang pakialam sa iyo. Kumbaga, kahit ano pang sasabihin mo dyan, kahit anong akusasyon mo, kahit anong mga tanong mo sa kanya, wala. Dead ma siya. Oh, hindi na siya nagagalit. Ibig sabihin, wala siyang pakialam sa iyo. Kahit puro ka reklamo, kahit puro ka akusasyon, wala. Pinipili na niyang manahimik kasi yung focus niya o yung isipan niya ay nandun sa labas, doon sa kanyang kalaguyo. Sabihin niya, bahala ka sa buhay mo, parang ganun. Number 14, ito. Pag alam mo na, yung gut, trust your gut, or ibig sabihin nun, nararamdaman mo sa sarili mo na meron siyang iba. Ramdam mo yan, di ba? Kumbaga, may tinatawag na instinct, di ba? Basta gut feeling, ika nga, gut feeling. Meron kang pakiramdam, o talagang nararamdaman mo na meron na talaga. Alam mo yan sa sarili mo. Kahit puro siya tanggi, kahit hindi mo nakikita sa mata mo, kahit puro ano yung pagsisinungaling, ayan, ramdam na naramdam mo na meron siyang kalaguyo. So, trust your guts. Trust your instincts. Ganon, ika nga. So, ayun ang ating topic for today. And next story time, don't forget to subscribe.